Mga kababayan, walang kaba. Heto na naman po kami sa PHLV Radio Las Vegas. Kami po masaya kasi nasa Abril na tayo, 2022. And ang Abril pala, pagka pinag-uusapan ng April, maraming nasisira. May nasisirang makina, may nasisirang kotse, may nasisira ulo, may nasisira puro fooling, April Fools, no? Pero yan po na may tradition lang. Huwag na kayo maniwala dyan. Huwag na kayong gumawa ng kalokohan dyan para sa April 2022. Kasi after April, election na naman. Kukulo na naman ang mga kaldero natin sa Pilipinas. Now, in the Philippines, would like to welcome back dito pa naman sa PHLV Radio Las Vegas, The Monitor, the Philippines Music People, The Monitor with Daisy Bolter. Wow, Daisy. Thank you, Rex. At magandang umaga sa ala. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa lahat ng ating viewers ngayon. Sana all. At, sana all na lang. Sana all. At all. Sa Las Vegas, siyempre, dahil nandyan ka, magandang gabi sa iyo. Diba? Mm-hmm. And of course, huwag nating kalimutan yung ating mga kababayang OFW around the globe. Siyempre. Saan man kayo naroon ngayon? Siyempre. Magandang araw po sa inyong lahat. At welcome to The Monitor featuring Music People of the Philippines. And talking about the Music People of the Philippines, andito po ang aming dalawang guest na yung isa ay nasa Manila at yung isa naman ay nasa Australia. Nasa Australia ang isa? Oo, nasa Australia. May kasamang ano yan? May kasamang... Kangaroo. Na kasamang kangaroo, nakatago. May kasamang kangaroo yan, boxer na kangaroo, ha? All right, sige Daisy, ipakilala mo na ang isang kilala natin. Mamaya ako na siya ipakilala ng mabuti. I-welcome muna natin siya sa ating show. Si Miss, nandito po sa atin ngayon, si Miss Wilma Talibong. Hi Wilma, welcome to the morning. Hi Des, thank you Des. Good morning sa Pilipinas, good morning Davao. Good morning all over the world sa mga viewers ng The Monitor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaba-kaba ako konti. Bakit? Full of energy ah. Bakit? Naka-breakfast yata ito Rex. Palagay ko. baka nagsi-cereal siya sa umaga. Cereal o buwan? Buwan? Ano? Dinas? Itlog? Hindi Rex, ano lang. Pandisal lang o kape akong gitira, ganyan. Pandisal o kape. Nag-diet-diet ko no. Running nun. Si Wilma, ang yes, nandala ka pa siya ay, ang apelido niya ay Ipil. Doon ako ipil. Namamangka. Sa Ipil, yes, right. And sa Jerome sa Agdao. Teka, bakit? Ano pa ng Ipil? Ilog yan? Ipil is a kind of a tree. Diba? Oh, I know. Yes. Pero ba't sabi mo namamangka ka? Namamangka ako sa Ipil because it's a tabing dagat ang Ipil. Ah, okay. Akala ko yung Ipil, ano? Sir Rex! Ilog! Sir Rex! Or ibang pamamangka naman ang ginagawa mo. Eh, siyempre, alam mo naman tayo, fisherman. Namamangka sa dalawang ilog. Si Gilbert Durut, Gilbert Glorioso yun, namamangka sa dalawang ilog. Ako, lahat na mga ilog na may biyanan, andun ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Buti di ka nalunod, ano? Okay, may sinasabi si Wilma. Ano yun, Will? Ano yun, Will? Sir Rex, i-correct ko lang po kasi Wilma Talibong ang apelyido ko nung dalaga pa ako. Kasi hanggang ngayon, dalaga pa rin eh. Ah, ganun. Hindi ipil. Sa mama ko yung ipil po. Opo. Hanggang ngayon, dalaga ka pa rin? Naku, nag-interest ka na naman. Sige, agad-agad next week, uwi mo na ako ng Pilipinas. Sige Rex, para magkita ta. Ayay! Ayay.
Dagdagan ko na. Yung mga biyanan ko. Biyanan mo, maging 88 na. Eh, wala na kay biyanan, Rex. Patay naman. Ganda-ganda. Oh, problema. Ganda-ganda ni Wilma, no? Ganda-ganda, no? Ay, thank you. Yeah, maulagi na ba? Yan na bang sinasabi ko eh. Pag sinabi mo dalaga, nagkaka-interest. Oh, my goodness. Hindi naman ako bangko na may malaki interest. Maliit lang ang interest ko dyan. Kasi personal loan lang yan. Ha? Personal okay. Loan. Daisy, tingnan natin yes. Kung may kangaroo ba talaga sa Australia. Uh-huh. Dito mga oras na ito. Ha? Okay. Uh-huh. Daisy. Okay. So, let's welcome back once again sa the monitor yung ating original na folk singer sa Davao. Mm-hmm. Nandito po siya. Kasama po natin ngayon si Rene Tinapay. Hi, Ren! Alright. Hi, Dave. Hi, Rex. Hello. Maayong buntag sa tanan. Maraming magandang umaga sa Davao at magandang gabi sa dyan sa Amerika at siguro magandang gabi daw. Magandang madaling araw sa Germany, sa Europe. Yeah. Si Rene, by the way, mga kababayang walang kaba, ito yung isa sa mga nag-open ng folk house ng Cebu. Kasi alam mo ang apelyido nito, talagang Cebuano. Ha? Tinapay. Ha? Tinapay. Ha? Tinapay. Tinapay. Cebuano talaga, di ba? Yun ang diba? Breakfast ni Wilma kanina. Kape at tinapay. Yes. Ren, nakita agad ang kape o gang pandesal. Ha? Agoy. Agoy. Yeah, si Rene Bread. Nakita namin ni Wilma galing naman. Oh, mo ba? Mo ba? Alright, okay. Oh, sa mga Tagalazon, especially in the Ilocos region, Pangasinan, and different parts of Luzon, madali nyo maintindihan yung conversation namin kahit na nagsisibuano kami kasi marami naman kayong kaibigan, mga Cebuano na rayan sa Luzon. And all over the world, New Zealand, greetings dyan po sa inyo, Europe and UK, and Dubai and Bahrain, yung mga Pilipino dyan, binabati po namin kayo ng isang napakagandang araw o gabi o tanghali. Galing po naman sa amin sa PHLB Radio Las Vegas, The Monitor, Philippines Music People. So, ibigay ko na yung baraha ko kay Daisy Bolton. Mm-hmm. Balasahin natin ang baraha mo. Balasahin mo. Yes. Sigurado, so, ace yan ha, ace. Alas. Gusto mo alas talaga agad? Alas ka. Agad-agad. Nang aalas ka ka. Okay. Oh, paano yan? Pakakantahin natin si Wilma? Or tanungin muna natin siya. Mas maganda kung merong background kung singer ba talaga ito or bugos. Huh? Bugos na singer? Ano yan? Baka scammer ito na singer. Pangkataan eh. Scammer? Tingnan natin. Pakinggan natin si... Pakinggan na lang muna natin siya. O, ikaw, bahala ka dyan. Kasi lagi mong sinasabi baka bogus. So, pakinggan muna natin si Wilma. But before that, pakilala muna natin siya, no? Okay. Si Wilma po ay nagumpisang kumanta at the age of 16 sa Davao City. Wow. At siya ay naging isang ganap na professional singer noong siya ay tumugtog with her band in General Santos City. Noong 1980, she was performing at Imperial Hotel Poolside kung saan na-discover siya ng isang Japanese customer na merong restaurant sa Japan at siya ay inofera ng trabaho sa Japan. So, 3 times siyang pabalik-balik sa Japan, Philippines, Japan, Philippines. At noong 1986, nagpunta siya sa Manila at nag-perform sa mga hotels doon, sa Las Palmas Hotel, sa Kumeda Hotel, at many, many more.
Ang pinaka-highlight ng kanyang career ay nang inoferan siyang kantahin ang theme song sa movie ni na Christopher De Leon at Nora Honor na Banawe. You remember the movie Banawe? Ano? It was a big hit. Banawe. Banawe. Banawe o Banayo? Yeah. Banawe. 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 Rice Terraces. Banawe. Yeah. Yung sa Rice Terraces na nabili kong lupa doon? Di ba may movie noon si... Okay. May movie noon si Christopher De Leon at si Nora Honor. At nagkaroon din siya ng pambihirang pagkakataon na ma-meet in person si Chuck Norris nang ito ay mag-film ng movie Missing in Action Part 1 kung saan sa bar na kinakantahan niya na Saddle and Horses ginanap ang isang eksena. So, swerte niya, no? Sana all! So, mga hindi, kaibigan! Hindi scammer to. Hindi scammer. Ha? So, malalaman natin ngayon. Talagang singer. Ha? Kasi malay mo, Japan. Baka artista siya. More on artista siya kaysa singer. O baka Japanakan. Japanakan. Baka. So, mga kaibigan, Japanabu. Pakinggan po natin ang first song ni Wilma na ang pamagat po ay Perfidia. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se va. Singer talaga. Espanyol yung kanta eh. Espanyol. Sino ang galing original na singer nun? Ang trio Los Pa.
Trio Los Panos. Yes. Trio Los Panchos. Panchos. Panos. Trio Los Panos. Panos. Okay. Pagalitan tayo galing, mo. Galing. Miss Wilma. Dito si Wilma, ang kanyang pangalan ay parang siyang si Willie Torres, WTFM sa Davao, no? WT. Dito naman si Rene, RT. RT. Bakit R? DYRT in Cebu. Puro sila T, di ba? Alright. Pakilala naman natin ang background ni Rene Tinapay Daisy. Kasi alam ko may script ka dyan. Pinaghirapan mo i-translate ang English into Tagalog. Oo, pero hirap ako sa iba, kaya English pa rin. Okay, sige, pakinggan natin si Daisy Bolt. Sige, ha? Tingnan natin kung papasa yung Pilipino ko. Kasi Pilipino mataas ang grado ko noon. So, tingnan natin kung pwede na 75. Ito. Ay, hindi naman. 80 above na? 90s ako. Above 90s ako, no? Excuse me. Si Rene Tinapay, ang music career po ni Rene Tinapay ay nag-umpisa sa acoustic folk group noong 1972 at 73 at sila ay tumugtog sa Maguindanao Hotel. Nang ma-disband ang grupo, nag-desisyon siyang mag-solo. Then, he ventured to Cebu para mag-aral. At noong 1976, he and his friend, si Ching de la Serna, also a folk singer from Cagayan de Oro, ay itinatag ang kauna-unahang folk house sa Cebu na pinangalanan nilang Sarva. Tama ba rin? Ito ang naging daan sa pagbubukas ng iba't ibang folk houses sa Cebu at ang pinaka-popular noong araw ay ang Marlboro Folk House na kung saan si Rene rin ang regular performer. Alright. Noong 1984, umuwi si Rene sa Davao at binuo ang grupo na Peter, Paul and Mary at mga kanta nila ay at sila ay tumugtog sa Insular Hotel, Horizon at Bryan Steakhouse. In 1989, he migrated to Australia and in 1994, he met an immigrant who used to sing at Bodega Folk House noon sa Manila at sila ay bumuo ng duo at nag-perform around Sydney. Sa ngayon, pag walang gig, si Rene, he spent his time writing songs. So, ladies and gentlemen, here's Rene Tinapay sa kanyang sariling komposisyon na ang pamagat ay Pag-ibig Mo. Ang pangako
pag-ibig mo? Ha? Kanino'ng pag-ibig yan? O nga, Ren, itatanong namin sa iyo. Kanino'ng pag-ibig? Kasi intriguing yung ano eh, yung title, pag-ibig mo. Pag-ibig parang mo. May question mark ba? May question mark. Ano yung pag-ibig mo? Most of the songs na naririnig natin, ang pag-ibig kong ito. Nakaw na pag-ibig. Eh, ang pag-ibig mo. Parang si... Walang ang. Pag-ibig mo lang. Ah, ganun ba? Parang siyang si President Digong Duterte na mo. Yung meron siyang mo. Di ba? Mo. O, nagmumura. Ay, yeah, diba? Mo. Ang ina mo. Okay, si Rene Tinapay po. Ren! Sige, Daisy. Si Rene Tinapay po. Anong si Rene Tinapay po? Akala ko ikaw open na ako ng isang sentence para sa iyo sa naman. Sa muka ni mo. Muka. So Ren, tell us about the song. Bakit ang pag-ibig mo? Naiintriga talaga. Alam mo, may pagkamarites ako eh. Naiintriga ako sa title ng kanta. What is it? What's it all about? Okay. Kanang kamot si Rene. Yung awitin na yan, actually, parang ano yan sa isang song na ginawa ko rin. Yung meron akong song na ang title, Alaala ng Kahapon. Alaala. Kasi parang ano yan eh, nung nasa Cebu ako, meron akong naging girlfriend doon. Nako. Matulis talaga ito, matulis. Alaala nga. Tapos, hindi nga nagka-ano. Hindi nagkatuluyan. Hindi nagkatuluyan. So, nung 2004, ginawa ko yung kantang Alaala. Alaala ng Kahapon. Tapos, parang answer, parang ano rin sa kanta na yun, yung parang tanong rin yung pag-ibig mo na... Hindi ko na anticipate yung mangyari na mawala siya. Ganun yung kanta na yun. Parang answer lang yun sa ano sa yung isang kanta. So, may pinaghuhugutan pala talaga yung kantang yan. Totoong experience talaga yun. So, yun ang ano. Kaya pala binigyan mo ng buhay ang isang alaala. Isang pag-ibig na hindi natuloy. Kaya pala yung mga lyrics, Rex, pakinggan mo. Yung lyrics nga, no? Minsan maalala ko yung mga, ano ko eh, mga past girls ko. O Jesus, meron ka ba nun? Meron! Mga past? Tanong mo kay Rene. Dami kang past, pero I don't think naalala mo. Hindi ko na maalala sa sobrang dami. Pagdating sa mga ganyan, meron kang amnesia. Sobrang dami. Balagay ko may amnesia. Tama. Naintriga ako rito sa Daisy. Naintriga ako dito kay Wilma. Saan ba tinag-aral nung high school? Di ko siya... inabutan. Sana kung inabutan ko lang ito. Nagsisi ka, ba't di mo inabutan? Kung inabutan ko lang to, sigurado, Wilma Ricarte na yan. Baka manamatay na ako sa konsumisyon. Okay, Wilma, tell us about Daisy, tell us about her. Kasi alam ko... No, meron akong gustong itanong kay Wilma. Kasi hindi nga clear yung kanyang how she started her singing career. Hindi clear. So gusto kong itanong at gusto nating malaman kung paano siya nag-umpisang kumanta. From what I know, nag-start siya sa band. So anong experience niya nung una siyang kumanta sa band? Will, anong naging experience mo, Will? Ang pinakauna yun akong na-experience sa nagkanta ko sa The Love Restaurant sa pag-ari ni Mr. Magno, yung Magno Department Store sa Davao. Managalog ka. Maraming nanonood sa atin na Tagalog. Okay. Ipakita ang tinagalog sa Davao.
Ikaw yung ulaw. Nag-apply ako doon kasi, pero lakas loob lang yun kasi hindi pa naman talaga ako actually singer noon. Tapos nga tinanggap naman ako, tapos ngayon nung nagkumanta na ako, siya nag-set na ako, eh naulawan, na napahiya ako doon sa mga customer. Kasi live na yun eh, na may mga customer na. Kasi yung drummer doon sa banda, tumayo siyang bigla. Si Ernie, ikaw Ernie, naalala pa kita. Eh, tumayo siya, tapos kumuha siya ng barrier rex. Uh-huh. Tapos binigay sa akin yung 5 centavo. Mm-hmm. Sabi pa niya, 5 pesos? 5 pesos siguro. 5 pesos ba? Tapos sabi niya, day, uli na dito sa inyo, pagtanong nalag kamote, ginang kunyari, sinabi niya yun sa akin. Uwi ka nalang daw sa inyo, magtanim ka nalang kamote. Magtanim daw ko ng kamote. Talagang umiyak ako. Bakit naman? Kasi, bakit naman, Will? Kasi nagkanta ko ng Besame Mozo, hindi ko matiming. Siyempre, drama siya siyang nahirapan. So, naghabulan kami. Kaya sa galit niya siguro, binigyan na lang ako ng pamasahe. Napahiya talaga ako noon. Yun talaga ang pinaka ano, na experience ko ba na napahiya ako sa mga customer. Ang mga customer nagtinginan sa akin kasi umiiyak na ako, tapos nagsumbong ako sa may-ari. Sabi naman ng may-ari na, huwag kang umuwi, dyan ka. Sabi niya, kaya nga tinatawag na mag-train ka kasi train ka, hindi ka pa magaling. Sabi niya, naglakas loob naman ako kasi kinampiyan ako ng may-ari. Kaya nag-stay ako. Yeah. Tapos kaya doon ako nag-umpisa talaga. Sa dalang na yun, ikaw. Parang training ground mo pala yun. Oh, training ground to yun sa club na nagtrabaho. So, kaya pala. Tapos mama, na binigyan ka ng 5 centavos or 5 pesos at the time. Pesos. Parang centavos kasi 5 pesos ang ang allowance ko noon. Yeah, 5 cents. So, nasa na siya ngayon? Yun. Nakikita mo pa ba yung mamang yun? Ay, hindi na. Pero yung keyboardista namin, si Ambet, nagkita kami dito sa Manila. Tapos, ikaw ba yan? Gumagano. Ikaw ba yan? O talaga, no, hindi mo alam. Gano'n, ang dami sinabi. Pero sabi ko, nasa yung drummer natin? Pag nakita ko sa bunutang, yung ginanong ko, pinapaya ako na. Pero ito sa challenge, no? Ito sa challenge for you. Totoo talaga. Ito sa challenge. Mga ganong hamon, talaga na cha-challenge ang isang singer na galingan mo naman. Ha? Kasi sintonado ka, kinakailangan gandahan mo pa more practice. Diba? Practice pa. Diba sa karaoke singing, pag kumanta ka, may sisigaw, more practice. Diba? Ganun yun. Kaya na challenge din naman kami mga yabag kay mga tingog. Okay. Nangyari pa rin sa sa Siaw Boulevard, nag-schedule ako doon. Uh-huh. Kumanta ako. Ang mga kanta ko kasi mga luma. Mga customer sa harap, mga bata. Mm. Sabi ba naman nung customer, halasing na, ano ba yung kanta na yan? Panahon pa yan ni Magellan? Hindi pa kami yung tao niya. Napaya na naman ako. Ano palang kanta mo? Yung Misty. Hindi na gusto kay mga bata sila. Di, sinagot ko din, sabi ko, bakit? Kamu ba dire? Lalimba. Giyana na ako. Kamu ba dire? Lalimba. Oh, sige. Nagtawanan sila. Labisaya pala. Sa lagi. Ang dami kong sasin sa Manila na nakakahiya. Meron ko pa diyang script na ihanda for 2 weeks mo yata ni script na preparation script dyan ha. Ay, hindi ay. Ngayon ko lang ginawa to. Ngayon ko lang ginawa to. Ah, ngayon lang ginawa. Galing mo. Oh, siyempre. Galing. Magaling ako sa Pilipino, no? Wala. Hindi. Yung last week, may patumpik-tumpik ako. Meron kang patumpik-tumpik, no? Okay. Oh, siyempre. So, ano ang English ng balarila? Patay. Balarila? Balarila. Balarila. Anong English? Ano daw? Ha? Ano? Malay ko. Si Rene, tanongin si Rene. Ano ren? Wala yata English yung balarila eh, di ba? Ako si bala na rap, kuan lang bala. Ha? Bala. Bala. Amrila. Okay. So Daisy, I think another round of applause na naman tayo sa ating guest today, no? Mm-hmm. Daisy. Sino? Pakakantahin na naman natin si Wilma. Pakantahon natin. Pakantahon na po nato.
Siyempre. Siyempre. Ha? Huh? Siyempre. Okay. Mm. Anong okay? Pakinggan natin ulit. Okay. Ongoing kiat, mukan taog usab. Oh. With the kangaroo, huh? With the kangaroo on the side. All right. So, mga sariling composition to? Sariling composition na naman to, di ba? Oh, yung kay Rene, sariling composition. Mm. Ang kay Wilma is cover song lang siya. Right. Mm. So, pakinggan natin uli yung next, second song ni Wilma. Ang pamagat po ay You'd Be So Nice to Come Home. Oh, yun ang pamagat. Alright! You'd be so Pilipino, no? Yeah. Philippines music people. So, talagang mahilig sa mga standards itong si Wilma. Luma na nga, panahon pa nga ni Magellan yung kanta niya. Kinukay sa baol. Anong tawag nun? Yung sa Cebuano pa, giukay, gikas kaban? Oh, gikan sa kaban. Sa kaban, yun. Galing talaga, galing. Thank you, Wilma, for that song. And alam ko na marami ang nakaka-appreciate sa 5 cents na kinakantsawang ka during your... Nang dahil sa 5 cents, nagsumikap siyang kumanta. Nagsumikap siya. Right. Yes. Sumikap, siyempre. Parang si John Marcia. Kaya, John, magsumikap ka. Alright. Nami-miss to rin natin yung Jen and Marja. Okay. Daisy, I think ready na ang guy natin from Australia. Mm. May tanong muna ako sa kay Rene. Mm, kasi, hindi ba, tumugtog siya sa Australia kasama yung friend niya na immigrant din. Gusto namin malaman rin, ano ang pagkakaiba ng mga audience sa Philippines at Australia? Hindi ba mahirap i-please ang mga doon katulad dito sa atin sa mga sa Pilipinas kasi mahirap i-please eh. Ay nako. Yung mga tugtog namin karamihan Muslim sa mga Filipino community. Hindi naman masyado okay dahil uhaw din sila lalo na pakinggan mapakinggan yung mga folk folk music. Like
like James Taylor, Crosby, Stills, Sills and Crofts, yung mga ganong selections, Don McLean, Cat Stevens. So, alam nila yung mga songs, kaya madali silang nasasakyan. As far as the Australians are concerned, yung mga Australian crowd, although mas madali silang mag-admire. Tsaka talaga pinapakita nilang admiration nila. Ang talagang pumapalakpak ng ganun, nag-a-applause talagang ano sila. Lalo na minsan Pilipino, talagang titigan ka lang. Titigan ka pa tapos. Ren, bago mo pala kung... sasabihin pa, wala pa kayong mga kamay dyan. Bago mo. Para lang pumalakpak. iba ang mga puti. Talagang ano sila. Madali sila mag-admire. Madali silang giling. You're right. Ito yan. Okay. Take it away, so, Daisy. Say ngayon, pakinggan natin uli yung another composition ni Rene na palagay ko karugtong ito ng kinanta niya kanina. Kasi yung kanina, pag-ibig mo. Ngayon naman is we never really said goodbye. Hindi kugmo. Anong kugmo ka dyan? Pag-ibig mo, yung una. Pag-ibig mo, yung una niyang kinanta, yung composition niya rin. At ito, I said, parang karugtong ng kahapon. Kasi we never really said goodbye . So pakinggan po natin at tanungin natin si Rene, ano itong kantang ito? Bakit ganun ang title? So here's Rene Tinapay. We had a love so young and pure. We had each other, we know that's for sure. But fate interfered, and soon there were tears in our eyes. We never really said goodbye. Both thought a reason why, and all the years that we're apart, you have always been in my heart. Remember, I will be loving you still. God only knows it might be His will. Let fate interfere, let it dry all the tears in our eyes. We never really said goodbye. We both thought a in spite of all that we've been through, I was hoping we could start anew. Start once again. Let the old feeling spark in our hearts once again. We had a love so young and pure. All right. All right.
Iba talaga so, Ren, yung Filipino original yep. composition Ren, no? Bakit yun. We never really said goodbye? Para yeah. kanino yun? Para kanino yun? This is another true story. Mm. Oh. Meron akong kaibigan na she lives in sa Florida, sa US. Mm. Last year, may sinabi siya, may kwento siya sa akin na nung college, kasi kaibigan, meron siyang boyfriend college sa college during sa mga 1990s. Tapos, hiwalay din sila dahil yung parents niya parang ayos dun sa lalaki. So, anong nangyari? Nakapag-asawa siya ng iba. Tapos, nagkaroon ng anak. Yung boyfriend niya, nagkaasawa rin ng iba. Mm-hmm. Nagkaroon niya ng anak. Eventually rin, nagkahiwalay siya ng asawa niya. Mm-hmm. Tapos, napunta siya ng US. Mm-hmm. Yung boyfriend niya naman, nahiwalay din sa asawa. Nako! Wow. Tapos, just recently lang, dahil nga sa Facebook, nagka-connect sila ulit. Wow! Wow! Tapos, parang i-imagine ko na ang mangyayari. Nililigawan ulit ng lalaki. Mm-hmm. So, nung kinikwento niya sa akin, naisip ko yung title na We Never Really Said Goodbye. Oy, familiar sa akin yung story. Kaya yun, yung kwento niya, naging isang awitin. Naging isang awitin. Dinaan sa awit. Oh, wow. Ano, Rex? Nangyari sa iyo, Rex? Nangyari sa akin yan, Ren. Daisy and Wilma. Nangyari yan sa akin. In 2013. Paano? 2013, dahil lang sa Facebook. Ha? Uh-huh. Mga dating nag-girlfriend, high school, uh-huh. di ba? Siyempre, nagsipag-asawa na yan. Uh-huh. Nag-asawa na rin ako. Uh-huh. And then, pagdating sa panahon, Facebook. And then, nakita. Nakita uh-huh. kami. Ha? Nakita. Pero, she's too old for me. Ha? Yabang, no? Bakit? Nung mag-girlfriend kayo, matanda siya sa'yo? Mas matanda siya? Mas bata siya. Ay, paano nangyari? Siguro ayaw muna ng ka-level mo. Gusto mo yung younger. Ang hinahanap ko yung dala-dala ni Rene. Yan puting yan, oh. Yan puti. Yan ang gusto ko. Ayan, ang loyalty niyan. Grabe. Hindi mo na kailangang amuin. Yeah. All right. Yes. So, shout out muna tayo siguro Daisy, no ha? Mm-hmm. Kasi yeah. mga kamag-anak si Wilma and si Rene at ikaw nanonood sa atin ngayon sa The Monitor, Philippines Music People ng PHLB Radio. Para hindi naman unfair sa kanila, batiin natin sila through this station. Daisy? Yep. Go ahead, Will. Shout out, Will. Okay, shout out sa aking anak na si Erin Guski Matsuo, Hitomi Matsuo, Masaru Matsuo, Git Wilson Masaru, may sakit sa pon ngayon. Sa aking anak na si Alfredo Talibong, sa aking mga kapatid, si Arnie Ramones, and family sa Davao, si Alilio Rizalosa, si Nag Julius, Lotlot, John Ana, Cesar Bet, Dudong, Nanding, Lisa Alvaro sa makilala ko Tabato, sa aking mga pinsan, sila Juntal sa Paranaque, si Cesar De La Vega, Gemma, to si Henry Loida, Aldret, si Joji Aragos in Butuan, si Banji Koska in Sambuanga, si Eva Velasco in Cagayan de Oro, at saka si Dennis Talibong. Shoutout din ako sa aking mga anakis, sa Kuwait, si Emily Noraldi, si Joanne, si Lovely, si Mary Jo Salonga, si Bing Gansel, si Bel Undahon, si Richelle,
si Sherryline Talibong, si Shermie Talibong nasa Dubai, si Aida Umpoy, si Angelo de la Cuesta sa Canada, si Julie Pelesores sa Saudi, si Bing at saka si Jinx Cinco Flores sa Malaysia, si Jojo Suekong, dami. Si Nanette Hilamon sa Japan, si Mihani Hilamon sa Singapore, mga kamag-anak ko yan. Sa aking churchmates, sa mga Lanaval Choir, sa lahat ng auxiliary sa Lanaval na aking ka-group chat, si ano Marie de Treyes, Ludilin, si Kehor, Jennifer Bungag, hi sis, andito na ako, si Jocelyn Ariel Mission, si Dina Garado, si Apo Gabina, Apo Densio, marami pa silang mga nakis ko pala, si Aileen de Cuesta, si Apo Joy Cielo, si Mary Rose Douglas, si Rona Douglas, si Sheila, si Joy Lucito, si Laika sa Palawan. Pasensya na sa ibang hindi ko nabanggit, na ninerbius ako, nawawala ako sa sarili ko. Yung naalala ko lang na ano ko. Shoutout sa lahat! Hello! Sana makita-kita tayo muli. Sa aking mga ano pala, sa aking mga paborito na nga pianista sa Davao, si Sir Pineda, si Dudong Laino, si Nanding Sapanta, si Noli Vincio, si Bibot Pascual, si Jerry Abiola. Ay, thank you sa inyong pag-ano sa akin. Si Hazel, si Plato pala. Ako'y nalimutan ako ang aking anak na sa Amerika. Diyos ko, magtampo talaga yun sa akin. Nak, hello, 15 years na tayong hindi nakita. Kumusta ka na dyan? O, yun lang siguro. Ay, si Nanay Encarnacion, si Nanay Adora. Shoutout pala. Grabe, oh, sige, mahurot ng oras ako. Na. Thank you, Rex, for giving me this opportunity, para. Rex. Sandali. Wilma. Ikaw ba yes, tatakbo sa May 9 election? Ha? Tatakbo ka ba? Ang dami mong butante ah. Ang dami niyang butante. Isang page ng ano yan. Oo, tinuod na. Para ka naghahakot ng mga butante. Ang dami mong hinakot. Mga nasa US kasi yan, Rex, yung mga napaalis ko. Oh, yeah. Yan. Yeah, kaya kinukumusta ko sila. Sige. Okay, tama na yung kampanya mo. Tama na yung kampanya. Mananalo ka sa eleksyon ngayong Mayo. Okay, dito tayo kay Daisy. And tapo natin sa Australia. Kay Rene Daisy. Naman. Australia. Daisy. Ren, shout out, Ren. Okay, before anything else, pasalamat muna ta kay Lord sa gift of life at saka gift of music sa lahat ng blessings natin. Shout out sa aking mga kapatid dyan sa Davao, at sa kapatid ko sa US, si Art. I'm sorry about Bingo. I'm sorry about Bingo. Yeah. He's a good friend of mine too. He's in a better place now, so. Mm-hmm. Yeah. Shout out din sa aking mga cousins dyan sa Davao, sa mother side, sa father side. Hindi ko na-mention lahat dahil ang dami. Awesome. Siyempre, Tinapay, no? Ang dami yan. Also, shout out sa aking UM High School 1971 batch. Right. Especially si Grace, si George, si Gary, Pinky, Ruth, Fem, Evelyn, Ying, Esther, si Myrna and Norris dyan sa US. At saka sa Willie DeSantos din sa US, yung El Presidente namin sa batch namin. Si Willie, hindi ko sukatakalain. Pinsan ko na pang-asawa nitong Willie. Ha? Pinsan ko, anak ng tatay talaga ito si Willie. Go. And also kay Alice Laurel na nasa Brisbane, sa Australia. At saka si Aurora Chambers na nasa Melbourne. Shout out din kay Eric Jiao. Mm-hmm. You are the guy, the great guy behind Wadabnet Radio. Right. Galing nito. Galing. Sa mga musicians natin dyan sa Davao, like Piwi Lusada, Manny Pacaldo, si yung magaling na arranger din, Jonathan Remolta, at saka si Quick De La Cruz. Shout out sa lahat ng mga likers na nag-like sa mga posting ko sa Facebook. Maraming salamat. May nakalimutan ka pa rin, si Edith Gross. Yeah, my friend in Germany, Edith Gross, at saka si Beth Prado. Right. Yeah. And hey. Before
maraming salamat din pala ulit kay Miss Febe Mateo. Mateo. Pangalawang pagkakataon dito. Sa monitor. All right. Salamat, all right. Dave. Salamat, Rex. Ayos. Welcome. Ayos. Ito tayo kay Daisy. Alam ko meron siyang script dyan sa mga shout-out para mapakinggan nila from you, Daisy. Shout-out? Yeah. Shout-out ko yung aking mga kasama sa Time the Songbirds, sila Feli Encinares. Feli, get well soon. Si Lolly Drilon at si Dory Vasquez, si Adel Querol, Baby Mantua, Anita Casas, at siyempre sa lahat ng mga musikero po sa Davao at ang Shanda family. Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Hello. Hindi ko na matandaan kung sino pang dapat ko. Sa sunod isusulat ko. Nanonood meron si, na namang magtatampo sa akin. Nanonood si Rosamond Adaw dyan sa YouTube. Yeah, si Rose. Hi Rose. Yeah. Good morning. Oh. Yan ating tutulungan kanya na maghanap ng mga kaibigan natin na hindi na masyado kumakanta pero magagaling kumanta. Ha? Mm-hmm. Right. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nanonood worldwide through PHLV Radio Las Vegas, the monitor Philippines Music People. Sa ngalan po naman ni Wilma T. Thank you. Sa ngalan po naman ni Rene T. Mga puro T to, ha? Si Daisy lang ang S. Ako lang ang R. Ha? Sa ngalan po naman ni... ulitin ko, ha? Sa ngalan po naman ni Wilma Talibong. Sa ngalan po naman ni Rene Tinapay, Daisy S. Bolter, Johan Saison, Jana Saison, and sa ngalan din po naman ni Ate Flora Doc Saison. Dito po naman sa PHLV Radio. At sa lahat po naman ng mga singers na i-feature namin dito sa The Monitor. And sa ngalan din po naman ni Phoebe Mateo dyan sa Skooky sa Chicago, Illinois. And sa ngalan din po naman ng lahat ng mga anchor person ng PHLV Radio Las Vegas. Ito po naman ang inyong abang lingkod, Rex Recarte po. Kasama si Wilma, kasama si Rene, kasama si Daisy. At siyempre, anong pangalan ng pusa? Akala ko pusa yan eh. Anong Coco. Pangalan rin? Si Coco. Coco Martin. Coco Martin? Ganda, no? Anyway, thank you very much for watching. And Wilma, thank you Rene and Daisy. Thank you, Rex. And sa lahat ng mga nanonood po. Maraming salamat po. Mabuhay thank you. Ang mga Philippine singers.